Patuloy na lumalakas ang sama ng panahon na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang naturang LPA. Posible pang maging huling bagyo ng Setyembre. Ang update yan at sa habagat, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang latest mula sa Pag-asa. Meron tayong trough ngayon ng LPA na nakakaapekto sa Eastern Visayas at Central Visayas, kaya magiging maulap po doon ang ating panahon na may mga light to moderate rain. Samantala, dahil sa habagat, makakaapekto rin ang southwest monsoon sa Palawan, sa Baguio Peninsula at the rest of Visayas dahil sa habagat at magkukos ng maulap na papawirin na may mahinang sa tamtamang pagulan at pagkidlat pagulog. Samantala, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa ay fair weather po simula umaga hanggang early afternoon, then by late afternoon hanggang sa gabi ay may mataas ang tsansa ng mga thunderstorm. Yung LPA po na nanomention natin ay patuloy po natin itong minomonitor at posible pong pumasok sa ating area of responsibility na din today. Samantala, narito naman ang ating update sa ating mga dam. Muli, magandang araw po. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. At paalala sa ating mga kababayan, para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon, ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.